Hi friends, this is Gurezu Reviews again and welcome back to my channel. In this video, I'm going to give you a tour and review for 2go travel ship St. Anthony de Padua. But here's the quick recap. So, pumunta kami sa Boracay by 2go travel ship then. Then for part 2, here's the trip activities that we did in Boracay. And now, we're on the part 3, pauwi na ng Manila by St. Anthony de Padua 2go travel ship. So, here's the start of the tour. Let's go! Ayan, so we're entering the tourist type class ng room dito sa ship. Tourist type kasi, the aircon naman siya, pero sharing kayo, wala rin privacy. So sa part na to, walang masyadong tao, hindi puno. So yun, kung mapansin nyo, ginagamit ng mga tao yung kumot as, yun, parang privacy. Actually, kamukha lang siya nung St. Ignatius de Loyola dun sa part na to. And here's the CR. So, sharing din syempre yung CR. Medyo maraming tao, kaya kinat ko na yung video dyan. So, ito rin yung charging station. Kamukha lang din siya nung sa St. Ignatius de Loyola. So, ito yung reception area ng St. Anthony de Padua. So, nandito rin yung iba nilang store na parang grocery for food. Actually, ito yung masabi kong major difference ng St. Anthony de Padua sa St. Ignatius de Loyola. Mas maliit siya. Wala ka masyadong makikita. And now, we're going up. So, ito yung economy class. Pero, dinaanan ko lang muna siya. Pabalikan ko yan mamaya. And now, I'm entering a restaurant here in this ship. So, this is Horizon Cafe. So, yan. I-scan ko kung ano yung available and kung ano yung mga prices ng mga makakain dito sa Horizon Cafe. Oh, meron din mga set meals. May dessert. Ayan, for lunch and breakfast. So, yun ang available food. And spacious siya. May pagka-cozy. So, habang kumakain, makikita nyo ang view ng dagat. So, lumabas ulit ako sa Horizon Cafe. So, ito ulit yung economy class. Walang masyadong tao sa level na yun. So, umakyat ulit ako. Then, here's another level of economy class. Ito yung pinakamurang accommodation sa ship. And directly, pakikita mo yung dagat. Pero sa totoo lang, buti na lang tourist class yung pinili namin. Kasi masyado siyang maingay. Bali, yung hampas ng alon tsaka hangin, rinig na rinig mo dyan. Hindi ko makakatulog dyan. So, this is the CR of economy class. So, hindi na ako masyadong pumasok kasi hindi, medyo maamoy siya. Buti na lang sa tourist class, mas maintained. So, here's the rooftop and mini bar of St. Anthony de Padua ship. So, kamukha lang din siya ng St. Ignatius de Loyola. So, bali yung St. Ignatius de Loyola, yun yung papunta kami ng Boracay. Actually, pang nag-book ka sa 2go, yung papunta nila, laging St. Ignatius de Loyola. Then, yung pauwi, papunta ng pabalik ng Batangas, laging St. Anthony de Padua. So, I'm not sure kung nagpapalit sila. Pero, nung chinek ko yung website, ganun pa rin siya. So, yun, nilalasot ng mga tao yung view. Kasi, walang signal.
So habang nagmamasid-masid ako sa paligid, nakita ko tong couple na to. And malakas yung kutob ko na may gagawin silang kalokohan. So nagtitingin-tingin pa yan sa paligid. Kasi parang nahihiya pa sila. So ayun, sabi ko na nga ba, may gagawin silang kababalaghan eh. Buti na lang hindi lumubog yung barko. Dahil dyan, sila ang star ng vlog ko. Sila ang ginawa kong thumbnail. So actually, this is already the end of the tour kasi maliit lang naman talaga yung barko. So may mga rooms ako na hindi napuntahan, yung mga higher end, kasi masyado na yung private, hindi na ako pwedeng pumasok doon. Overall, ang rating ko sa experience ko is 3 out of 5 stars. Ang nagustuhan ko sa ship na to, meron silang free lunch and generally wala namang issue yung biyahe. Ang pinaka hindi ko lang nagustuhan is walang ginawa yung to-go dun sa mga estudyante na kasama namin sa room. Sobrang ingay nila, kung magpatugtog, walang pakialam, sana may ginawa yung to-go dun. Nandun din naman sila. And then the travel time is much longer, it took around 12 hours. Sa dami ng stopover, kaya kung ako lang, kung kayo nyo mag-eroplano pa uwi, mag-eroplano na lang kayo. Kasi nakakainip talaga siya. Siguro gawin nyo na lang backup plan yung pagbabarko pa uwi. And that ends my review vlog. I hope to see you again in the next video. Thank you for watching. Sa ulitin. Bye!